Taxpayer kong mahal, napakaganda ng topic natin sa araw na to because yung mga CPAs pwede na pong mag-practice. Okay? Huwag lang kayong tutulad dun sa mga CPAs na tumatanggap lang ng 4,000 isang perma. Wag po. Ang topic natin is CPA versus tax agent. Alam po ba ninyo na hindi kailangang mag-register o magpa-accredit ng isang CPA sa BIR? Oo. Kasi ho, naglabas ang BIR, 1999 pa ito, nire-require na magpa-accredit ka ng tax agent. Okay? So, hindi alam, alam mo naman, ang default kasi, ang default, Panginoon ko, uulitin ko, ang default ng mga taxpayer sa Pilipinas ay ignorance of the law. Yun ata tayo Inherit na talaga sa atin yung pagiging ignorante, ignoramus sa ating law. Ayan. Hindi lang yung mga private individual. Pati na rin siguro yung mga nasa government offices, mga ignorante rin sa batas. So, isa ito sa pagpapakita ko at paglalahad, pag-expose po sa taong bayan, yung pong ginagawang hindi kanais-nais ng mga tao sa BIR. Okay? Konti lang naman dyan. Ako, katulad ko, isa ho akong certified public accountant, pero pinagbabawalan po ako ng 40 lawyers sa BIR. Ha? 40. Hindi pa ho dyan kasama yung mga revenue officers na tatanga-tanga at mga walang alam. Ha? Pinagbabawalan din ako. So, pag-usapan natin yung kailangan ba yung CPA maging tax agent? Kung mapapansin ho nyo dyan sa inyong requirement, kung requirement sa inyong video, sa inyong screen, meron pong application form. Ito po. Ayan. BIR form 1916 para ho kayo magpa-accredit. So, mapapansin nyo ho dito, mga ka-taxpayer kong mahal, meron hong rule. Ayan po yung rule. Ayan. Na nire-require po na magpa-accredit. Ngayon, tanungin natin, sino ba yung who? Sino ba yung kailangang magpa-accredit? So, binanggit ho rito, ayan, kung sino ho yung magpapa-accredit. So, ang topic ko lang ho ay sa mga CPA. Gusto ko ho, ngayong araw na to, kakampi ko lahat ng CPA. Mahal na mahal ko mga CPA. So, sa rule na to, mga CPA kong minamahal, ang gagamitin po natin, sabi rito, jurisdiction. Okay? Tandaan nyo yan, jurisdiction. May jurisdiction daw yung BIR. Dalawang klase ng BIR. Itong RRAB at saka RNAB. Kung gusto nyo malaman kung anong ibig sabihin ng dalawang acronym na yan, dito nyo siya makikita. Ayun. So, ito ho ibig sabihin ng RRAB at yung RNAB, ayun naman. Okay? Revenue National Accreditation Board. Okay. Now, ngayon, pinag-uusapan natin yung jurisdiction. Itong dalawang to, may jurisdiction daw sa individual tax practitioner engaged in practice who are certified public accountant. CPA ang pinag-uusapan dyan in public practice. Yan. So, limbawa, ako, si Emelino T. Maestro, nasa public practice ako. Ano ba yung definition ng public practice? Ayan. Yung bang trabaho ng isang tax agent ay kasama ho sa public practice ng isang CPA na katulad ni Emelino T. Maestro ng inyong tax specialista. Kasi ayokong mangyari ho sa inyo yung patong-patong na demanda ng mga BIR officials. Pag natatalo nyo sila, didemandahan kayo ng illegal tax practice. Tanong natin, totoo namang may illegal practice. Okay, may illegal tax practice.
So, kanino ina-apply yung illegal tax practice? Pwede bang i-apply yung illegal tax practice sa isang CPA na hindi tax agent accredited ng BIR? Ulitin ko, pwede bang i-impose ng mga siraulo, tarantado at gago sa loob ng BIR officials yung illegal tax practice sa mga CPA na hindi accredited as tax agent ng BIR? Yun ho yung sasagutin ko. Kasi ho, dinedeprive nitong mga gago, tarantado at hinayupak na mga BIR officials na to yung karapatan ng isang CPA na mag-share under our constitution, mag-share ng opportunities, income, and wealth na makukuha natin sa ating national economy. Okay, yun yung pag-aaralan natin sa araw ngayon. So, nung nilabas ho yan ng BIR sa panahon nung 2006, ayan, so nilabas ho yan yung Revenue Regulation 11, 2006, hindi ho nire-require, ito ho, hindi nire-require yung CPA, ito ho tayo eh, ito, yan, okay, basahin natin, individual applicants, ayun, itong individual applicants referring to, ito ho yan, ha, individual applicants, ako ho, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan mag-apply. Kasi ho, automatic ho sa batas o inherent, default ng batas natin na ang mga CPAs pwede hong mag-practice ng taxation na hindi nag-a-undergo ng tax agent. Kasi po, sinabi na ng batas yun. So, hindi pwedeng sabihin na BIR, hindi pwede. Eh, hindi ka naman, hindi mo naman na trabaho o function na mag-accredit ng tax aid ng CPAs. Kasi automatic na sa batas na sila ay pwede mag-practice. So, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang pangalan para sa CPA. So, sabi mo, oh, CPA, tax agent ka. Hindi pwedeng ganun. Ah, hindi pwede. So, ngayon, sabi dito, libre na. Yung una, 2006 ang pinag-uusapan natin. Yeah, gusto ko lang dalhin kayo sa history. So, ang mga CPA nung 2010, ayun, sabihin ko na nga yun, 2010 and prior years, hindi ho kailangang mag-apply ng tax agent. O pinag-a-apply ng tax agent, up the option ng CPA, pinag-a-apply siya ng tax agent. Pwede. Basta't nagbayad ka lang ng registration fee, tax agent ka na. Actually, kahit magpabayad ng registration fee, hindi kailangan. Sayang yung babayad nyo. Ito ho yung paliwanag dyan. At yung paliwanag na yan, eh galing sa batas. Hindi ho galing sa akin. Okay? Paliwanag ko lang kasi, huwag ho kayong magpaloko sa mga lawyers na nasa BIR. Isa ho sa mga tarantado at miyembro ho ng mga sindikato. Hindi ko masinasabi lahat ng lawyers ng nasa BIR. Miyembro ho sila ng sindikato. At ang sindikatong yan, every Friday ho ang payroll. So, lahat ho nang nakokolekta ng sindikatong yan, nagpe-payroll ho yan every Friday. Hundreds of thousands talaga yung natatanggap every Friday. So, siyempre, paglalaban nila yung korupsyon. Eh, pera dun eh. So, kawawa naman ang bansa natin. Imbis nakakakolekta ng buwis, eh pumupunta sa bulsa ng pribadong individual. So, ito ho yung sinasabi ko ho sa inyo. So, prior 2010, option ho ng CPA. Sulat ko ho yun. Option ng CPA kung gusto niya o hindi. So, ang suggestion ko, huwag niyong gamitin yung option nyo. Ang option nyo, eh, mag-a-pa-credit ba ako o hindi? Huwag na. Huwag na. Kasi hindi naman kailangan at hindi nire-require ng batas. Okay. So, para ma-require, binago ngayon ng BIR yung batas. So, pupuntahan ho natin yung batas na ginamit nila para baguhin ho ito. Ito po yung batas. Kaya ako sinabing 2010 kasi 2010 nila ginawa yung batas. Ito po. So, nung 2010, February 24 at 20, sorry,
February, so ito po ginawa nila ng February 24. Ibig sabihin, yung February 23, 2010 and prior years, sabi ko na kanina, hindi kailangan, option lang. Option lang sa mga CPA na magpa-accredit ng tax agent. So, ano ginawa? So, ito po yung nangyari, binago ho nila. Sabi nila is, individual, GPPs and partners, ito ho yung binabasa ko, who are already accredited with DIBOA and SEC, shall similarly be required to undergo, so ni-require na ho nila, at no, to undergo the various processes for accreditation, shall no longer be automatically accredited. Actually ho, ito ho ay unlawful. Ayan, sinasabi ko na ho sa inyo, unlawful yan. Kahit saan ho makarating, pwede ho nating kasuhan ng BIR or changing the law. Ngayon, siyempre, makakalaban mo dyan, commissioner ng BIR. Okay, masyadong malaking tao. Ang gagawin mo lang, sasabihin mo lang doon sa mga revenue officers o doon sa mga rank and file na lawyers ng BIR, sasabihin mo sa kanila, oh, mali yan. Explain mo ngayon. Ito yung pagkakamali niyan. Explain ko sa inyo. Ngayon, sabi, ito ho ay, ang mapapansin nyo ho rito, ito po ay revenue regulation. Ayan. Okay. Ano po, hindi ko na ilagay. Yan po ay revenue regulation. Ulitin natin. Ayan, yan ho ay revenue regulation. Ibig ho sabihin ng revenue regulation para ho sa mga hindi nakakaintindi. Yan po ay administrative. Ibig sabihin ho ng administrative rule, hindi ho yan galing sa president. Okay? And, dalawa ho dapat panggalingan, and Congress. So, pag ang batas ho ay galing sa Congress at ang tawag ho ay Republic Act, ayan, isa hong mataas na batas yan. Kumbaga, drawing ko para maintindihan ninyo. Ang batas ho natin, nagsisimula ho yan sa Constitution, tapos magiging Republic Act. Ayan. And then magiging administrative regulation. Itong binabasa ko sa inyo, yung mga RR ng BIR, iyan po ay nasa pinakamababa, nasa administrative regulations. So, okay lang naman mag-regulate, kasama ho yun sa function ng ating gobyerno. Pero kung sobra na pang mamalupit sa taong bayan, eh kailangan na ho tayong kumilos. Okay? Kailangan nating idemanda yan. Sabi nga ng mga DOJ prosecutors, kung may magkakamali yung mga taga-BIR, idemanda ninyo. Kasi nai-estoppel kayo. Pumapayag kayo sa mali. Ayun. So, naintindihan ko, ba kaya pala dapat idemanda ang mga taga-BIR para hindi ako ma-stoppel. Kasi pag na-stoppel ako, pumapayag ako na i-apply sa akin yung mali. O ngayon, ituturo ko sa inyo yung mali. Ha? Shout out lang ako kay celebrity at actor Joey De Leon. Kasi ganito yung sinabi niya. Ang tama, nakakatuwa. Ang mali, nakakatawa. So ngayon, so binago nga yun nila yung rule, nabasa natin kanina, binago yung rule eh. So ano yung rule? Sabi dito, kailangan daw yung mga CPA. Pinakita ko sa inyo kanina yun. yung mga CPA kailangan na ngayong mag-register. Ayan, hanap ko yung rule. Hindi na raw automatic. Actually, whether automatic or automatic o manual. Parang sa ano. Ayan. Whether automatic o hindi. Ito, binahanap ko lang po. Pasensya na kayo. Ah. Ang haba ho nito. Eh. Ayan. Whether automatic ho o hindi. Ito ho. Ah. Whether automatic o hindi, yung sinasabi ng BIR, it is our right. Kumbaga, yung pagiging Pilipino, inherent yun eh. Once na pinanganak ka sa Pilipinas, Pilipino ka.
Walang iba. Once pinanganak ka sa ibang, halimbawa, sa Mongolia, pinanganak ka, Mongolian ka. Diba? So, inherent. Sa ating mga CPA, inherent. Inherent. Hindi mo kailangan ng consent ng BIR, hindi mo kailangan ang accreditation ng BIR para kumita ka ng pera. Because binigyan ka ng right o privilege ng batas ng CPA. Yun ay papaliwanag ko sa ngayon. Papakita ko ngayon sa inyo yung batas ng CPA. Kasi nga, itong mga BIR official, tinatakot, ha? Si Joyce tinakot ng isang BIR official, sa isang lawyer daw yun, nang nakot eh. Na tatanggalan kita ng lisensya bilang tax agent pag lumabang ka sa amin. Teka muna, hindi naman ho kami lumalaban sa inyo, sir. Ipinagtatanggol namin yung karapatan ng aming mga kliyente. Naghahanap buhay ho kami ng disente. Gusto nyo mag-bribe kami. Eh, mahal, bali ho yung pagbabribe eh. So, isa hong way para matanggalan ng lisensya, yung pagbabribe. Pero, yun ho yung pinopromote nyo, sir. Nakakahiya naman yung lawyer na yun. Okay? So, pupunta ngayon tayo doon sa rule, sa CPA, doon sa Republic Act, ha, 92-98. Ito po yun. Ayan. Ayan, ito. Republic Act 92-98. Uulitin ko lang sa mga bagong nanonood. Ito ho yung hierarchy. Ha? Ang boss, si Constitution. Okay. Constitution. Pinaka-boss yan. Walang matatalo dyan. Kahit Supreme Court, sumusunod yan. Tapos, ang susunod, Republic Act. Ayan ho yan. Yan yung susunod na boss. Kung ito president, ito ho ay vice president. Yung Republic Act. Tapos yung huli, pinakamababa, yung administrative regulation. Katulad ho nung RR na sinasabi ng BIR. Okay? Now, meron na ho tayong Republic Act. So, sabi ho dito, okay, eto ho yung pinopromote, declaration of policy. Yan ho yung policy direction ng government natin. Ang BIR is nasa baba ng government. Mababa siya. Kasi ang gumawa nito, ang pumirma nito ay mga congressman, senador, at saka presidente. So, nasa bababa siya. Okay? Nasa mababa siya ng food chain. Sabi dito, babasahin natin. The state recognizes the importance of accountant. Imagine mo na dito ng pangalan ng accountant. Tayo yon mga accountant. Huwag kayong matakot sa BIR. Sumama kayo sa akin. Tuturuan ko kayo ng tamang taxation. In nation building and development, hence, it shall develop and nurture competent, virtuous, productive, and well-rounded professional accountant. Ito ho yung CPA. Okay. Whose standards of practice and service shall be excellent, qualitative, world-class, globally competitive. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. True, inviolable, honest, efficient, and credible licensure examination through regulatory measure program activities that foster professional growth and development. So, pag binigyan ka pala ng lisensya, nakapasa ka, CPA ka,
Ah, you are a nation builder. E ginagawa distraction itong mga tarantadong nasa BIR officials eh. Okay? So, sabi dito, ano daw yung scope ng practice? Ito, pinakamaganda. Okay? Ano scope ng practice ng isang CPA? Sabi dito, the practice of, ayan, scope, ito pinaka-importante, scope of practice. The practice of accountancy shall include but not limited to, maliwanag yan, ha? Practice of public accountancy shall constitute in a person be his her individual capacity. Ito yung mga CPA, nandito tayo. Okay. Ano yung practice natin? Ito. Offering or rendering or both. Okay? To more than one client. O di maraming kliyente. For a fee, may bayad. So, ano yung services na i-offer mo? When he, she represent clients before government agency on tax and other matters related to accounting. Eh, pag kinukausap mo yung BIR, puro accounting yan eh. Kasi pera, accounting ng tax, accounting ng pera. So, ngayon, this is, ang tawag kasi dito ay substantive law. Okay, para sa mga hindi nakakaintindi, substantive. Okay, ibig sabihin dito kinukuha yung mga revenue regulation. Okay, tanong, yung bang trabaho ng tax agent na ipinagmamalaki ng BIR, ikaw tax agent, ikaw ay mas mataas sa isang CPA. Parang yung mga CPA ngayon ay secondary citizen or second citizen. Okay? Substitute lang. Kumbaga sa basketball. Substitute lang kayo, hindi kayo pwede maglaro. Kasi wala kayong consent sa BIR. Mali po yun, sir. Kasi wala akong sinasabi dito sa ating binabasa na kailangan may consent ng BIR. Wala po, sir. Wala. Kahit saan tayo magkapunta niya, sir. Kahit saan tayong korte magpunta, hindi mananalo yung revenue regulation ng BIR. Bakit, sir? Bakit hindi mananalo? Pag-aralan muna natin kasi meron tayong pinag-uusapan. Ano ba yung bang nakasulat dito na sinasabi? Okay? Itong sinakasulat dito. Na sinasabi eh, pwede pala tayong mag-represent. Kasi sabi ng BIR sa akin, oy, Mr. Maestro, hindi ka pwedeng mag-represent ng client kasi hindi ka tax agent. Mali po. Mali po yun. Kasi Republic Act po yung nagsasabi dito na pwede. Ayan o, Republic Act 9298. Pwede, sabi. Nasasabihin mo, gagawa ka ng regulation. Hindi pwede. Ba't? Mas mataas ka pa ba sa Congress? Mas mataas ka pa ba sa Presidente para sabihin mo sa akin hindi? Siguro para dun sa mga non-CPA, kailangan na-accredit nyo, sir. Naniniwala ako dun, pero lawyers? Kailangan nyo accredited? Hindi. CPA, kailangan ba magpa-accredited? Hindi na, may batas sir eh. May batas, bossing. Ha? Wag kayong mapantot. Masyado kayong mapantot eh. Gusto nyo ma-recognize kayo. Alam mo, dapat kayong mga nasa government. The more na hindi kayo nagpa-participate sa negosyo, the more na magiging mag-grow ang national economy natin. The more na lalago ang bansa natin. Ingitero-ingitera kayo sa mga tao nagkakaroon ng pera dahil sa paghahanap buhay nila, dahil sa kanilang dugo at pawis eh. Nga, sa paghahanap buhay eh. Bakit hindi kayo mag-resign? Ha? Sa inyong posisyon at magnegosyo na rin kayo, mga hinayo pa kayo dyan. Diba? So ngayon, pag-aaralan ngayon natin, sir, mas mataas daw. Ang alin? Yung revenue regulation sa Republic Act. Katarantaduhan yan. So, kailangan nating magkaroon ng arbiter kung gano'n ang sinasabi ng mga BIR official. So, kailangan natin ngayon yung makakita nyo dyan, Civil Code ng Pilipinas. Ayan, ang Civil Code ng Pilipinas. Sabi dito, effects and application of the law. So, ito yung, kumbaga, ito yung ingredient
para maintindihan nating mga CPAs ang inaano ko rito, pinoproteksyonan ko. Para maintindihan natin mga sige, effect and application. Ano yung epekto? Kung baga uminom ka ng gamot, may lagnat ka, uminom ka ng gamot na wala yung lagnat mo. Yun yung effect. So, paano mo i-apply? Isusubo mo. Application. Okay, nakakaintindihan tayo. Ito yung gamot. Apply. Subo. Pag nalunun mo na, ang epekto, may lagnat ka, mawawala. Ganon yung simpleng explanation. Sabi dito, inherent talaga, inherent sa mga, kahit sa mga lawyers, na nandiyan dyan sa mga BIR, inherent yung pagiging ignorante. Default yan eh. Okay? Para sa hindi nakakaintindi, default yung pagiging ignorance of the law. Wala naman tao na ipinanganak na matalino o gagad sa batas. Hindi. Tanungin mo isang lawyer, marunong ka ba sa tax? Sabi niya, hindi. O di ignorant siya. Diba? Tinanong yung isang lawyer, marunong ka ba sa social working? O hindi. O ignorante siya. So, may kanya-kanyang specialization. So, minsan itong mga lawyers na to, eh siyempre, hindi naman nila babasahin yung mga Republic Act para sa accountancy. Tayong mga accountant, dapat ipaalam natin sa kanila. Okay? Para hindi na sila ignorante, kawawa naman, baka mamatay sila na ignorante pa rin sila sa tax sa accountancy. Kasi kayong nagkakaroon ng problema, mga accountants, mga CPA, lumapit kayo sa akin. Tutulungan ko ho kayo, magtulong-tulong ho tayo. At sinabi ko naman, kung mayroon ho kayong gustong ipatulong sa atin, nakakalimutan ko pa. So, kung gusto ho nyo magpagawa ng tax accounting manual sa inyong opisina, tumatanggap ho tayo ng trabaho para ho dyan, para ho tayo kumita naman kahit papaano. Ano po? So, pagtulungan ho natin na mabago ho yung mali na ginagawa dyan ho sa ating mga kliyente. Okay? At para naman ho dun sa mga naghanap ho ng template, hindi ho marunong sumagot sa mga BIR letters na natatanggap, gumagawa ho tayo ng template para sa specific BIR letter. Meron po tayong ready to use o meron po tayong customized kung gusto po ninyo. So, with that mga ka-taxpayer kong mahal, ituloy po natin yung pag-aaral natin. So, sinasabi natin dito, maliwanag dito mga bossing ko. Ito, acts executed against saan? Sa law. Void daw. Eh ano yung law? Yun yung Republic Act 9298. Ano yung executive? Ano yung Republic Act executed? Yun yung RR 11-2006. Yun yung tax agent. Ganun po mag-apply. Yun yung tinatawag na effect and application. Ganyan po mag-aral, sir. Isasubstitute nyo lang yung ginagawang katarantaduhan ng mga BIR official dito. At sigurado ho ako, hindi ho kayo magkakamali. Since yung RR 11-2006 ay against, sabing ganun, di ba? Sinabi, 2006. Since yung RR is against, ayan ho, nakasulat, naliwanag eh. Against sa Republic Act, mananalo. Ang winner, yung Republic Act. Ito po yung winner. Yun yun, number one. Ngayon, number two, meron pa pangalawa rito. Okay. Para maintindihan ninyo. Ito. Sabi rito, administrative regulation. Eh, yun yung ginawa ng BIR eh. Ilan yung administrative regulation niya pagdating sa tax agent? RR 11-2006, RR 4-2010, RR 14-2010. Yan yung mga pinagagagawa ng BIR official eh. Since itong bagay na to ay magiging valid daw. Ayun, aliwanag eh. It magiging valid kapag hindi contrary sa law. Contrary sa law, anong law 'yon? RA 9298. So therefore, invalid lahat 'yan as far as
CPA is concerned, ang pinag-uusapan ho natin. So, sa madaling salita, ang mga CPA ho, hindi kailangan magpa-accredit sa BIR. Okay? Kapag dinala nila sa DOJ yan, tutulungan ko ho kayo, sir, ma'am. Tulungan ko kayo. Okay? Now, ano pa yung sasabihin ko sa inyo? Punta ngayon tayo pala sa regulation ng BIR. Sinasabi dito sa regulation ng BIR, ano ba yung trabaho ng isang tax agent? At yung bang tax agent, ay yung trabaho ng tax agent ay trabaho din ba ng isang CPA? E dito, tingnan natin kung ano definition ng tax agent. Ayan. Tapos, ikukumpara natin sa CPA yan. Kanina, di ba? Pwede siyang mag-represent. Okay. Nagpe-prepare daw ang tax agent ng ayan, regular. Okay, baguhin natin yung kulay. Ayan. Ito yung definition. Very important to kasi ikukumpara mo yan. Ikukumpara mo to compare to or with scope of practice. Ayan. Scope of practice nino ng CPA. Yun po yung pinag-uusapan natin. Tanong natin, ang trabaho daw ng tax agent is regular. Ayan. Nakakatawa to eh. Regular preparation, certification, audit, filing. Diba? Trabaho ba ng CPA yan? O di tingnan natin kung trabaho ng CPA yon. Okay? O tingnan natin ngayon yung scope ng services ng CPA. Meron ka ba nakikita dyan, tungkol dyan? Eh, tinopia lang ng BIR dito eh. Ayan o. Preparation, signing, certification, clients, reports, audit, balance sheet, financial statement, schedule, etc. Kinuha ng lahat. Hindi lang yun. Nakasulat dyan, naka-identify dyan, mga bossing ko, eh yung, ayan o, maliwanag pa sa butas ng ilong na mga BIR lawyers na nandiyan dyan sa mga BIR. Ayan o, return. Ayan o. Ay, sorry. Ayan o, return. O. Ibig sabihin, yung makikita mo dito, ayan, eh trabaho ng CPA yan. Okay? Ano pa? Who are engaged in the regular preparation of request? Eh, siyempre, pag nagre-request ka, accounting yan eh. Accounting. Lahat ng nandi dito, nababasa nyo naman, ayan pa oh. Sabi rito, pwede kang mag-represent. Ba? O regularly appear. O natural, pag nag-appear ka, magre-represent ka. Basahin ninyo. Those who regularly appear. Okay. On behalf of the client. O ayun o. Eh, trabaho ba na CPA yan? Ay, titingnan natin. Ayan o. Represent client. Ito o. Represent client. Sa madaling salita, mga taga-BIR, huwag nyo kaming i-deprive na maghanap buhay sa pamamagitan ng paggawa nyo ng mga administrative regulations na contrary sa isang Republic Act. Okay? Kasi, pag ginawa nyo yan sa amin, eh siyempre, magre-retaliate kami. Yan, pinapatay mo yung pamilya namin, mga anak namin, ha, na kailangan ng suporta mula sa amin. So ngayon, mga minamahal kong CPAs na nakikinig sa akin, at yung mga hindi CPAs, pwede ko kayong i-train, bigyan ko kayo ng certification na na-training ko kayo, number of hours, pwede ko kayong maging tax agent, pwede nyo gamitin yung training sa akin, kasi taxation ang training sa akin. Lalong-lalo na meron akong training para sa tax bookkeeper. So, pwede ko kayong sumama sa akin, mga taxpayer kong mahal, at
Andiyan dyan naman yung aking mga telephone numbers tsaka website and Facebook account, YouTube account. Puntahan nyo lang, pag-aralan ho nyo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko rito, ang mga CPAs ho, hindi nyo kailangan magpa-accredit para lang mag-represent ng kliyente. Okay? Basta't gagawa lang ho kayo ng letter. Ito ho yung letter na, kung gusto nyo ng sample copy ng letter, pwede ko ho kayong igawa. Okay? Gagawa ho ako ng registration form para ho doon sa mga nakakailangan, para lang may guide ako kung sino yung gustong humingi, di yung ibigay ko sa lahat. So, bibigyan ko ho kayo ng copy, kayo na hong bahala kung gusto nyo gamitin o gusto nyo pa file. Pero sinasabi ko, whether CPA ka o hindi, whether accredited, sorry, pwede accredited ka ng BIR as a tax agent o hindi, pwede ho kayong pumirma ng tax returns, mag-represent sa taxpayer, at pumirma ng financial statement. Kasi ho, ang substantive law o ang Republic Act ang nagbigay sa inyo ng pahintulot, at hindi ninyo kailangan ang pahintulot ng ninumang BIR official para ho gampanan ang kontrata ninyo sa inyong mga kliyente at i-exercise, i-practice ninyo ang inyong profession bilang mga CPA. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, ini-invite ko kayo sa susunod kong lecture at sa mga videos na nasa YouTube ko. Pag-aralan ho ninyo, mga libre ho yan. So again, thank you very much and peace and happiness, mga ka-taxpayer kong mahal, mula sa puso ko. Kaya mahal ko kayo, mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.